is not the first time that the world is facing a pandemic. This is not the first time that humanity experiences an epidemic. In the 14th century, Europe experienced a severe plague that caused the death of hundreds of thousands of people. But in that plague, which affected mostly Europe, something strange happened. Many of the Jews were not affected. And the question is asked, why? Because the Jews referred to the book of Leviticus, referred to the book of Numbers. They had very, very clear rules about hygiene and about cleanliness. They had very clear rules about getting sick and being segregated and protecting others from getting contaminated. My dear brothers and sisters in Christ, we are facing the threat of coronavirus, and it is spreading very fast. Let us return to the scriptures. Let us return to the lessons of the Jews. Let us allow segregation and hygiene to teach us once again. Nowadays, we call it social distancing. The two words seem opposite because in our society, in our age, we think that socialization means shaking hands, pasosyalan. But it is accompanied by distancing. It is distant but not individualistic. It is social but not socializing. Ano pong ibig sabihin ito? Distant pero may malasakit sa kapwa-tao. Yung ating pagiging malayo ay hindi nangangailangan na wala tayong pakialam. Sa katunayan, yung paglalayo ng sarili natin sa ibang tao ay tanda na tayo ay nagmamalasakit upang hindi sila mahawa, upang hindi sila magkasakit. It is distant, but it is not selfish. It is distant, but it is not indifferent. It is distant, but it is not uncaring. It is social, but it is not socializing. Ang ibig pong sabihin, kaya tayo lumalayo ay sapagkat tayo ay kumikilala na ito ay ating pananagutan bilang kasapi ng ating lipunan. Nandito rin po ito sa Leviticus, nandito ito sa Book of Numbers. Ang ibig sabihin po ay inutusan ni Moses ang kanyang mga kababayan na kapag ikay may sakit, ihiwalay mo ang iyong sarili. Kapag ikay may sakit at hiniwalay mo ang iyong sarili, hindi ibig sabihin ito ay wala ka ng kwenta. Hindi ibig sabihin ito ay kadiri-diri ka. Ang ibig sabihin ito ay nagmamahal ka sa iyong kapwa-tao kaya gusto mo silang iligtas. Nung magkaroon po ng epidemya sa Europa, anong ginawa ng mga Hudyo? Dalawa lamang. Una, inayos nila at nilinis ang kanilang bahay. Anong nangyari? Nawala yung mga ipis, nawala yung mga daga, at naglinis sila ng bahay, kaya lang naman po yung daga at ipis at iba pang peste napunta doon sa kanilang ibang barangay o ibang village. Anong ginawa nila? Yung mga may konting sipon, yung may konting lagnat, humiwalay na agad. Hindi na sila nakisalamuha upang hindi kumalat. Ang ating panahon ay nananawagan sa social distancing. Distancing, hindi ibig sabihin makasarili. Distancing, hindi ibig sabihin kadiri-diri. Distancing, hindi ibig sabihin ay walang pakialam. Distancing na nagmamalasakit. Social, ibig sabihin, hindi sosyalan. Social, hindi partying. Kundi social, ibig sabihin, may malasakit para sa lipunan. Maliwanag po ang tinuro sa atin ng mga lolo at lola. Cleanliness is next to godliness. Nakalimutan na natin ito. Kailangan nating balikan. At kailangan nating balikan yung pangangailangan ng ating lipunan sa tamang boundaries. Kasi marami na po tayong nilabag.
Marami na po tayong hindi iginalang. Hindi na natin iginagalang ang boundaries ng bawat isa. Nagkakahalo-halo na yung lalaki at babae. Pinaghahalo-halo na natin ang may sakit at walang sakit. O nagkukunwari na ang may sakit o kahit malala na ang pakiramdam. Mga minamahal kong kapatid, mayroon pong mga bagay na kailangan nating balikan. Distancing, but not individualism. Social, communitarian, but not violating boundaries of intimacy. Ang ating pong panahon ay nangangailangang manumbalik tayo sa ating mga mahalagang bagay na hindi natin pwedeng ipagwalang mahala. Let the history of the world teach us. Let the Word of God teach us. We are called by the Lord to care for one another. And let us show our care by our distance, proper distance, segregation, but also our concern because we belong to one family, we belong to one village with God as our Father. Mga minamahal kong kapatid, ingat-ingat po at ingatan din natin ang ating kapwa-tao.